family, welcome to our worship celebration. The long wait is over, Ate Car, and finally, nandito na ulit tayo sa home, celebrating and worshiping God. Nabis ko to, alam mo ba, kahit hindi ko nakikita yung mga labi na nandito sa home, I can see in their eyes how excited they are to be here. Amen! Yes! Kaya naman, pwede ba naming marinig lahat ng mga nandito sa home yung excitement ng bawat isa sa atin? At hindi rin naman papayag yung mga nasa live streaming na hindi mag-ingay. Kaya naman mag-comment ka dyan. Yes! Keep on mentioning and tag all your friends. And also, i-share din itong live stream natin ngayong araw na ito. Mention all your friends, families, loved ones, and especially yung mga taong nilalagay ng Lord sa puso mo. Kasi we want to reach them also for them to receive the Word of God ngayong araw na ito. Amen to that. And by the way, Ate Car, napakaganda ng word through our pastor last week. It's all about trials to testimony. At na-realize ko dito na sa journey natin, napakahalaga na kasama natin ang Diyos, na kahit sa anong pagsubok na dumaan sa atin, mapagtatagumpayan natin because we know that God is with us all the time. Yes, we are already victorious! Kaya naman, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, we are here, we are so excited to help you, to guide you also. Kaya naman, we just want also to congratulate all the faithful givers natin na patuloy na nagbibigay ng kanilang tithes and offering. At Angel, take note, dinadala pa talaga nila dito sa ating reigning home. At also, we are unstoppable. They are unstoppable for giving through GCash. At hindi lang pala sa video yung ano, no? We find ways also. Pag-anak ka pala ng Lord, we also find ways. At tama ka dyan, Ate Car. Nagpapasalamat din tayo sa mga patuloy na nagsesend ng stars to support our dearest church. Alam nyo ba, wala to sa laki o sa liit na binibigay natin, kundi nasa puso ng bawat isa sa atin. Kaya naman, Ate Car, we are always praying for you. At naniniwala ako, si Lord yung magbibigay sa'yo ng lahat ng heart's desire mo. Siksik, liklik, at umaapaw. Kaya naman sa mga anak ng Diyos, pwede ba natin ulit marinig ang sigawan? So family, let's worship the Lord together! Lord, totoo na ang buhay namin nagkakulay nang nakilala ka namin, Lord. Yes. Ang araw-araw, Panginoon, ng buhay namin, kinukompleto mo to, Lord God. Lord, salamat nakilala ka namin. Salamat, redeem mo kami, Lord. Ni-restore mo kami, Panginoon. Ginastify mo kami, Lord God. Kahit, Lord, nung time na yon, hindi kami karapat dapat mahalin. Pero, Lord, salamat ang buti mo sa buhay namin. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Lord God, na ipinaranas mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Thank you, O God. Habang hindi karapat dapat pagukulan ng wagas at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kapangyarihan, walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas mahal.
Habang hindi karapat dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo ako sa aking karina. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng pagtarungan at katwiran na kahit minsan di nabahirang ang kapanalan. Kaluwalhatian, salamat sa sukulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig na mas yakap mo ako sa aking kalinyan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng pagtarungan at katwiran na kahit minsan di nabahi. Danas namin, Lord, yung sundulang biyaya mo, Panginoon. Lord, niyayakap mo kami araw-araw. Pinaparamdam mo sa amin yung presensya mo, Lord God. Lord, salamat. Kasi araw-araw ng buhay namin, sinasamahan mo kami. Araw-araw ng buhay namin, Lord, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Lord, sa lahat ng trials, nagiging victorious kami kasi ikaw ang nandiyan na nakikipaglaban para sa amin, Panginoon. Lord, thank you sa lahat ng promises mo, sa lahat, Panginoon, ng pinangako mo sa amin, na nagbibigay sa amin ng lakas para marinyo to, Lord, at magpatuloy. At salamat, Lord, sa presence mo, Panginoon, na saan man kami pumunta, sinasamahan mo kami, Lord. Ano man ang ginagawa namin, tinutulungan mo kami, Panginoon. Lord, sa mga times na down kami, nararamdaman namin na niyayakap mo kami, Panginoon. Niyakap mo ako sa aking kalunian. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kalunian. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at
Diyos, makapangyarihan yan para magbago ka. You need to do something, build something new for the world. We are not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nire-respect ang ating freedom. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, at umasa po tayo na matatapos. I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. And let's hear the word of God this very, very day. Kasi imagine mo, for how many months again, ngayon lang ulit tayo nagkakita-kita, nagkasama-sama. And God impressing me this word, it's all about run away. Yan po yung bagay na talagang nangyayari na hindi tayo aware. Because we are guarding in the physical, financial, relational, but never in the spiritual aspect. So today, runaway is for each and every one of us. Makikita natin, masasalamin natin ang ating mga sarili. Merong dating ang sipag-sipag, ngayon tinamad. Merong dating masunurin, ngayon naging ang hirap ng pasunurin. At yung iba, ayaw na talagang sumunod. So, God has an intention and invitation for us to come to Him. But our common problem, we tend to run away from Him. So talagang yan yung situation natin, yan yung condition talaga ng mga tao if we are not aware kung ano po yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. I just want to read this verse in Jonah. Kapag pinag-usapan natin yung mga runaway, it is not all about bride. Sometimes when we talk about runaway, iniisip natin runaway bride. Yung tinakbuhan yung mapapangasawa. Pero ang pinaka-importante pong maintindihan natin ngayon, baka tumakbo na tayo, umayaw na tayo doon sa gustong ipagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. So in the book of Jonah, starting from chapter 1, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. And I ask God na maunawaan natin ang lahat ng bagay na ito at maipamuhay po ng bawat isa sa atin. At kahit po ako, meron po akong tendency na mangyari sa akin ang mga bagay na ito. Because I am a human. So ang kailangan ko lang gawin, I need to protect my spirit, I need to protect my soul, I need to protect myself doon po sa gagawin ng kaaway sa buhay natin. So, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. So ito po yung kanyang pinakikita, yung pong Israel generation, son of Amittai. So sabi ng verse 2, go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Jonah has a calling. Jonah has a mission. But he ran away from the Lord. Look at verse 3. But Jonah ran away. Sabay-sabay nga nating sabihin, run away. Jonah ran away. And pwede rin nating sabihin sa ating mga sarili, Lito ran away, Tess ran away. It is easy to look at the person who ran away doon sa gustong ipagawa ng Diyos. And feels good. Bakit? Kasi itong tao ito tumakbo, buti na lang ako hindi. Tingnan mo yung katabi mo. Buti nila, nandito ka ngayon. This message is for us. Jonah ran away. And everyone has a tendency to run away. Hindi mo pwedeng sabihin ngayon that you are okay. I am with God. I am doing the things of God. But I tell you, there are times in your life you think about to run away. You feel run away. Pakisabi sa katabi, naisip mo na ba yan? Naramdaman mo ba yan? So ito yung bagay na gusto kong maintindihan natin ngayong umagang ito sa biyaya at gabay ng Panginoon sapagkat ito yung maraming hindi nakapagbabantay. Ang pinakamahirap
parang masunurin ka pero hindi. Nararamdaman mo masunurin ka pero hindi. Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid, mga mahal sa buhay, lagi nating iisipin ang mga bagay na ito sa buhay natin. Jonah, as a prophet, he forsake his mission. Jonah was reluctant prophet given a mission which he found distasteful. He chose to run away from God rather than obey God. Bakit? Hindi ko trip, hindi ko gusto. So you know, in life, there are times na hindi mo gusto. There are times na hindi mo maintindihan. But the most important thing is not what I think. The most important thing is not what I feel. But the intention of God in my life. So, itong si Jonah, God called Jonah to preach to Nineveh, the most important city in Assyria, the rising world power of Jonah's day. So meron pala siyang matinding misyon na gagampanan. Because Nineveh is the most promising city in Assyria. Which in 50 years, Nineveh would become the capital, the vast Assyrian Empire. Jonah doesn't say much about these things. So hindi pinakita ni Jonah dito kung ano yung reason niya. Hindi pinakita ni Jonah yung kapalpakan ng Nineveh. Pero maganda yung future ng Nineveh. God has a plan and purpose for that place. For the citizens of Nineveh, meron pong intention ang Diyos na magpadala doon ng magsasalita. So ano ang punto na gustong ipakita sa atin dito ng Panginoon? Maybe hindi mo yan gusto. Maybe hindi mo yan nakikita. Maybe iba yung nararamdaman mo dyan. But if God send you there, do not run away. Kasi marami mga tao, hindi ko ma-imagine na ginagawa ko yan. At saka hindi ko feel gawin ang mga bagay na yan. Yan po yung nagiging problem ng mga tao, kaya po hindi natin magawa ang mga bagay na ito. So let's look at Nineveh for a while. So Nineveh is a vast city of Assyria. For 50 years, magre-reign siya. Kaya gusto ng Panginoon na merong gawin itong si Jonah sa Nineveh. But Nineveh, instead of getting closer to God, the Nineveh is getting worse. Kaya sabi ng Panginoon, tumataas na sa akin ang kasamaan ng mga Assyriang ito. So, Nahum, the minor prophet, explained kung ano yung mga bagay na ginagawa nitong Nineveh na city na ito. So, he says that Nineveh was guilty of, number one, evil plots against God. So, itong si Nahum, ito yung ipinakita niya na ang bansang, ang lugar ng Nineveh ay merong mga masasamang plano patungkol sa Diyos. Guilty ang Nineveh pagdating dito. And maybe hindi ito gusto ni Jonah. Maybe si Jonah, sinasabi niya na dapat sa kanila ang maparusahan, dapat sa kanila mamatay, dapat sa kanila ang buot ng Diyos dahilan sa mga masasamang plano nila sa buhay. Nakakita na po ba kayo ng mga tao na may mga masasamang plano? And instead na sila ay tulungan natin, lapitan natin, na-judge natin sila. So we run away because God wants us to be used para po sa kanila. So kaya po, yun po yung number one na problem nitong Nineveh. So Nineveh, no, meron po siyang exploitation of the helpless. So that is Nineveh is all about yung mga wicked people, kanila pong inu-oppress, kanilang ginagamit itong mga taong ito.
And there is always cruel in war. Palibhasa, malakas sila, makapangyarihan sila, mapangapi sila. And then ang pinakahuli sa lahat, idolatry, prostitution, and witchcraft. So ito yung mga possible na binanggit po dito ni Nahum. At hindi ko na po babasahin sa inyo, may assignment ako sa inyo, basahin nyo the book of Nahum. Para po at least ma-identify natin itong mga bagay na ito. God told Jonah to go to Nineveh about 500 miles northeast of Israel to warn of judgment and to declare that the people could receive mercy and forgiveness if they repent. So ito yung mission ni Jonah. God wants to give mercy. God wants to give forgiveness to the people in order for them to go back to God. So ito yung bagay na gusto ng Panginoon na maging maintindihan natin itong ganitong bagay. But the problem is, sometimes we don't want to obey God. Ito po yung nagiging problema natin. Like Jonah, we may have to do things in which we don't want to do. Sometimes we find our wanting to turn and run from God. So meron kang mga bagay na tayong mga bagay na gagawin na papalayo sa Panginoon. So this is all about His message. Do not run away. Do not run away. Be with God. Do the things of God. Do not run away. So, lagi nating titingnan yung sovereignty ni Lord. That He is the sovereign God. He knows everything. He is the most powerful God. And we need to be in His presence. We need to be in the center of His will. So, when we talk about God's sovereignty, hindi mo maintindihan yan if you have decided to go away, to run away from God. So, always remember, do not run away from your calling. Do not run away. God calls us. The calling of God is the most important thing in life. Your calling is much higher than your career. And many people nowadays, they focus on their career rather than their calling. So kaya mga kasama, hindi natin nabibigyan ng mga ganitong importansya ang calling ng Lord. Bakit? Matindi ang pangangailangan ngayon para sa ekonomiya, para sa aking pamilya. Alam nyo ba dyan sa career, dyan ka kikita, dyan ka magkakapera, dyan ka susweldohan, dyan sa career na yan. So you can compensate. You were paid because of your career. But the most important thing is not your career, but your calling. Your calling is the reason why you exist. You need to notice your calling. Kaya mga kasama, the sovereignty of God, meron kang special purpose, meron kang special design that only you can accomplish it. Walang substitute sa calling. Many people, they don't want to follow God because of their career. Kasi hindi nila nakikita yung kanilang calling. Kaya maraming mga tao ang gagaling sa mundo. Ang sisipag sa mundo. Pero pagdating sa Lord, parang tinatamad na. May kakilala kang ganyan? Parang tahimik tayo lahat. So pwede ba tayong magpaalalahanan? Pwede ba nating kalabitin? Pwede ba tayong magpanalanginan? Kasi aanhin mo yung tagumpay, aanhin mo na ikaw ay successful ka sa iyong career, pero yung calling mo, napapabayaan mo. So always remember that God calls us to do something. Do not run away for your calling. Do not run away. So the very reason of our existence is our purpose. Mahalaga po na nakikita natin yung purpose natin, and the only reason why we created is divine assignment. Always remember that your life is for God's greater glory. Hindi masama ang magtrabaho, hindi masama ang magpursu ng career, pero dapat nagre-reveal ng glory ni Lord.
Mga kasama, you need to pursue your calling. Do not run away for your calling. Because there is no substitute of that. Hindi pwede yun. Kahit na yan ay kapamilya mo, kasama mo sa bahay, kaibigan mo, always remember, you need to remind them of their calling. Hindi masama ang magkakaibigan, hindi masama ang magbabarkada, hindi masama yung mga bagay na ginagawa natin, but always remember your calling. Do not forget your calling. Kasi pagka nakalimutan mo ang iyong calling, maglilibang ka na lang. So mga kasama, mga kaibigan, si Jonah pinakita sa atin, tumakbo siya sa kanyang calling. Sumalungat siya sa gusto ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos, pumunta siya sa kanan, pumunta siya sa kaliwa. So maybe it is personal reason, maybe it is political reason, but always remember this. You can cancel God's calling. If you don't obey the Lord's calling, you can cancel the calling. So if you cancel the calling, meron po yan tinatawag na cancellation of God's calling. And only you can do that. Hindi mo pwede sabihin, ay sabi ng nanay ko, sabi ng kapatid ko, sabi ng kaibigan ko, huwag daw muna ako sumunod kay Lord. Cancellation of God's calling is your choice. It is your decision because you need to understand that the purpose, the divine assignment. So I don't need or kailangan sa buhay ko na yung calling ko mapurso ko. Hindi ko po i-cancel yung calling na yon. Hindi ko po siya i-cool off. Lagi po akong on fire. Hindi ko po siya i-abandon. Hindi ko po siya i-drop. Because that is the reason why I exist. Kaya ako ginagawa itong bagay na ito kasi nakita ko na ito ang kabuluhan ng buhay ko. Kaya yung mga bagay sa mundong ito, yung pakikipagkaibigan ko, yung pagtatrabaho, lahat ng bagay na ginagawa ko, naka-align dito because I don't want to cancel my calling. I don't want to put aside or set aside my calling because my calling is my choice to pursue. Not my career to pursue. Not my relationship to pursue because I do believe career and success without God is a failure. Relationship without God is mistake. Mahihirapan tayo dito sa mga ganitong bagay. Kaya mga kasama, dapat maintindihan na do not cancel your calling. Do not cancel your calling. You need to say yes to God. You need to say yes to God. Come on! You need to say yes to God regardless of what I think, regardless of what I feel. Lord, your calling must be done in my life. Gagawin ko, Panginoon, kung ano yung gusto mo sa buhay ko. Kahit na hindi ako sanay, kahit na nahihirapan ako, kahit na naguguluhan ako. Naranasan niyo na maguluhan ka? Yung tahimik na tahimik ang lahat pero magulo sa'yo? Yung hindi mo mapailiwanag ang nararamdaman mo? Sino din yung aamin, nakaranas ng ganun? Wow, congratulations, congratulations. Sabi ng demonyo, huwag kang aamin, madadamay ako. Umaten ka na nga dyan, paaaminin ka pa. Mga kasama, mahalaga po yun na marunong kang mag-admit kung ano yung present condition mo right now. No, kaya po talaga dapat yung pagsunod natin doon sa calling ng Panginoon, huwag po natin itong pabayaan. Huwag po nating pabayaan yung posisyon mo na magampanan mo. Yan po yung ibig sabihin nitong cancellation of your calling. Yung sovereignty ng Diyos, mga kasama, alam ng Diyos na dadaanan mo ang lahat ng mga bagay nito. Tandaan nyo po, you can cancel your calling because of your human intellect. You have so many reasons. You have so many excuses. And those excuses and reasons are valid. Valid yan. Kapag tiningnan mo yung side ng human. But it is not all about those things. It is not all about valid reason. It is not all about right thinking. It is not all about right feeling. But it is all about the calling of God for my life and for your life. Kaya mga kasama, ang amin pong gustong sabihin sa inyo as a church, as a family,
we are helping you to pursue your calling. Because many people, they are now decided, nalalamig na yung iba, tumitigil na yung iba, at ang iba lumalayo na sa Diyos. So kaya po, as a church, we need to remind all the people in the church na huwag malibang. Pandemic po yan. Buong mundo po yung nakakaranas niyan. Kaya mga kasama, do not cancel your calling. Do not cancel your calling. At lagi nitong tatandaan, yung human intellect, yung human emotion, and then yung human will. Yan po yung tatlong bagay na ito na pwedeng mag-cancel ng iyong calling. Human intellect, human emotion, and then yung human will. Mga kasama, yes, valid reason. Yes, valid excuse. But the most important thing is not the excuse, but how we accomplish, how we finish our calling. Kasi wala pong magsasubstitute ng mga ganitong bagay. And if you learn how to cancel your calling, you need to get ready to pay the cost of your calling. Pag sinunod mo si Lord, may cost. Pagka lumayo ka kay Lord, may cost. There is always a cost. Akala mo ba pag sinuway mo si Lord, masarap ang pakiramdam? Naku mga kasama, hinding-hindi. Lolokohin mo lang ang sarili mo, malilito ka lang. Bakit ko nararamdaman ang mga bagay na ito, hindi ko naman dapat maramdaman? Because your intellect, your emotion, and your will dictates your faith. Not the spirit. Kaya mga kasama, huwag nyo masyadong papakiramdaman yung pakiramdam. Mapandaya yan. Pakisabi sa katabi, may nararamdaman ka ba? Ingat ka dyan. Hindi lahat ng pakiramdam nakaka-accomplish ng purpose. Hindi nakaka-accomplish ng calling. So learn these things from Jonah. So if you cancel your calling, get ready to pay the cost. May bayad. Pakisabi sa katabi, may bayad. Walang libre. Lahat may bunga. Lahat may isasakripisyo ka. Look at the verse. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarsis. Opposite. Yung gusto ng Diyos, salungat siya. Kaya mga kasama, yun yung malaking problema natin. Alam niyo ba yung mga tao, willing pong pumunta kung saan-saan, wag lang magawa ang kalooban ng Diyos. Ay talaga naman, marami po talaga, pag niyaya mo, halika, may pupuntahan tayo. Saan yan? Cell group. Ay, busy ako. Nadami akong trabaho sa office. Pero baga, halika, swimming tayo. Tara, sama tayo, kailangan mag-unwind. Always remember, there is always a cause. Mga kasama, do not be deceived. Meron pong spiritual sickness that we need to identify. Do not run away from your calling. Do not cancel your calling because if you cancel your calling, there is a cause for your cancellation. Magbabayad ka. So he went down. Yun po yung mga yun. No? Imbis na mag-went up, he went down. Imbis na mag-level up, nag-level down. Pakisabi sa katabi kasi ayaw nang sundin yung calling. Di baling magbayad basta makalayo. At kapag kami nagpapaalala sa'yo, kalaban to. Always thank God for the life of people who always reminding you for your calling. They are not your enemy. They are God-given person. They are responsible enough to encourage you, to build you up for your destiny. So mga kasama, hindi po kaaway ang mga nagpapaalala sa'yo. Nagigets mo ba mga kapatid? Handa ka ba magbayad?
He went down to Joppa where he found a ship. Talaga may sasakyan ka. Bound for that port. May sasakyan ka talaga papalayo. Tandaan nyo po, yung mga walang motor dati, nagpe-pray. Sana po magka-motor para po yung pagsa-cell group namin. Mapuntahan po namin na mabilis yung po mga cell group namin nung makamotor. Maniwala kayo. Hindi talaga nagagamit yun. Kaya sa mga walang motor, huwag kayong magpe-pray na kunyari. Mga kasama, real talk. Because I love you. I love you. Kasi wala na namang itong magsasabi sa inyo. Yung tropahan nyo, pipiliin nyo naman. Hindi yung papaalalahan ng kayo eh. Buti na lang, nandito kayo ngayon. Ay, yung mga walang trabaho, Lord, sana magkatrabaho. Nung magkatrabaho, naku, wala na rin. Talaga may ibabayad ka eh. May ibabayad ka. Itong mama na to, sabi dyan, after paying the fare. So mga kasama, may bayad? Wala libre ngayon eh. Yung motor ba may bayad? Meron. May gasolina ba yan? Meron. May change oil ba yan? May change oil yan. May maintenance yan. We are more than willing to pay, but not using for God's calling. Paalala lang sa atin, nagmamahal kasi tayo. Do not run away. Do not run away. So ito yung ano na to, ito yung cause. Sabi niya, after paying the fare, he went aboard and sailed for Tarsus to flee from the Lord. Tandaan niyo po, bago po dumating doon ang iyong physical, bago mo madala doon ang iyong physical, sa spiritual, nagdesisyon ka na. And then, i-excuse lang natin ang mga bagay na ito. Do not run away. I tell you, God loves you. God loves you so much. So mga kasama, do not run away. Because if you run away from your calling, you gonna pay the cost. And if you pay the cost, hindi porke nagbayad ka, sapat na. There is always consequences. Pakisabi sa katabi, maaaring hindi mo yan ramdam ngayon. Pero may consequences. So ano nangyari doon sa consequences na yon? Then the Lord sent a great wind on the sea. And such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Bakit? May isang mama, may isang propeta, may isang tao kagaya natin. Prophet means messenger. That's the meaning of prophet, means messenger. Foretelling. Siya yung nagsasabi about the future. Sino yung prophet na yan? That's the leaders. Ito yung pinakikita niya yung future ng kanyang mga cell member at siya yung nagsasalita ng mga bagay na mali ng kanyang cell member. The cell leader is a prophet for their cell group. Sino dito yung ano, cell leader ka na nagsasabi ka ng magandang bagay sa future nila? Sino dito yung wala ka na nakikita magandang bagay sa future mo? Always remember, kapag wala ka na nakikita magandang bagay sa future mo, wala ka na nakikita magandang bagay, lagi ka nakatingin sa likod. You are victim of your past. But I tell you, God set you free for that feeling. So, lagi may consequence. So, yung consequence na to, si Lord nagpadala siya ng great storm. A violent storm. All the sailors were afraid and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. Mga kasama, naandoon si Jonah, he ran away from the Lord. And the Lord's calling and the Lord's purpose for his life. And nandoon siya ngayon sa bangka. Nagbayad pa siya, walang libre. Pero nung nasa bangka na siya, akala niya safe sa makakapunta roon sa kanyang pupuntahan. But God, in His omniscient, on His powerful work, nagpadala ng bagyo. At alam niyo po ba, yung may bagyo, yung po mga tripulante para matakot, sanay po sila sa dagat.
Bago po matakot ang huling-huli na pong natatakot ang tripulante. Yung mga crew sa barko, huling-huli yan natatakot. At ang huling-huling tumatalon pag may shipwreck, yung kapitan. Pero yung matakot sila, iba yun. Malala talaga. Pakisabi sa katabi, malala na yun. Matinding consequences. Matinding consequence. Ano pang ginawa nila? They threw the cargo into the sea to lighten the ship. Tinapon pa nila yung mahalagang gamit. Kaya mga kasama, sa ayaw man natin at sa gusto, if a storm comes into your life because you don't want to accomplish God's calling, because you run away, I tell you, maraming mawawalang mahalagang bagay sa iyo. Magtatapon ka talaga. Pakisabi sa katabi, magtatapon ka. Magtatapon ka. Sana makita mo sa iyong espiritu ito. Magtatapon talaga. Ang naaalarma, yung mga tao. Pero tingnan niyo po itong si Jonah. But Jonah had gone below deck where he lay down and fell into a deep sleep. Wapakels. May problema na, tulog pa. Tinan mo yung katabi mo. May nakikita mo problema sa buhay mo? Sometimes we need to realize these things. No, sometimes yung kabayaran ng mga bagay na ito, alam niyo po ba, yung bunga ng mga bagay na paglayo natin sa Panginoon, sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, there is trouble. There is hardships. There is danger. If you run away, there is trouble, there is hardships, and there is danger. But the problem is, you lost your sensitivity. Pakisabi sa katabi, hindi ka na sensitive. Tinatapo na nga lahat, nagkakagulo na nga lahat. Tulog ka pa. Consequence kasi yan na wala kang pakialam. Basta ang tinitingnan mo dyan, yung iyong naiisip, yung iyong nararamdaman, na basta papalayo ako, magpapahinga muna ako, titigil ako hanggang sa lalayo ako. Alam nyo mga kasama, hindi iniisip ng isang tao na lumayo sa Diyos. Hindi niya pinagpaplanuhan yan, pero nangyayari yan. Pakisabi sa katabi, buti na lang nandito ka ngayon. Ginigising ng Lord yung iyong awareness. In your spirit, God is awakening you in your spirit. Hey, my child, you are not like that. Your life has a purpose. Your life has a mission. So that's why you need to value your life. You need to value everything that you do. You need to be aware sa mga lugar na pupuntahan mo. You need to be intentional in everything that we do. Nalolos natin yung sensitivity natin kapag ka lumalayo tayo sa gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Mga kasama, mga kaibigan, this is my prayer. Family, this is my prayer for you. Na sana mawala yung pandemic. Mawala yung spiritual sickness of being run away from God's calling. Mga kasama, hindi masaya na malayo sa Diyos. Nakangiti ka at hindi porke nakita mo sa Facebook masaya. Alam nyo, ang nakakalungkot, kapag naglagay ka sa Facebook, ang makakakita niya doon, same spirit, makikita yon. Same spirit. Uy, ang ganda nun. Kaya mga kasama, in the spirit, there is happening in the spirit, na parang maganda, parang masarap. Pero lagi niyong tatandaan yung calling niyo, huwag niyong pababayaan. Hindi na ninyo ako pastor kung hindi ko na ito pinipreach. Because I love you so much. I love you dearly. I love you dearly. I want you to accomplish your calling. I want to build your life in God's presence. I want to build your future in God's presence. I want to build your family in God's presence. That's my prayer. And we
we will grow together. We will do His purpose in our life and our divine assignment. So this very day, God is speaking to us. As we learn today, it is better to obey God than to defy Him and run away from Him. In spite of our defiance before God, God in His mercy will give us another chance. Are you excited for another chance? God will give us another chance to serve Him with when we return to Him with gladness. So mga kasama, mga kaibigan, paalala sa bawat isa sa atin, do not run away. And then, we need to be obedient to God always. Always be reminded that we must submit to God. We must submit to God. Yes, pwedeng matalino tayo. Yes, pwedeng minararamdaman tayo. Pwedeng may decision tayo papalayo sa Diyos. But always remember the sovereignty of God. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga kasama natin sa bahay, kasama natin sa trabaho. We need to be careful about ourselves. You are not ordinary person. You have an assignment and mission in life. Tingnan nyo yung verse 6. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God." Tingnan nyo po yung ano, yung small letter dyan na G sa God. Kasi hindi pa nila nakikilala ang Diyos. Diyos-Diyosan po yung binabanggit nila dyan. Itong mga taong ito, they are worshipper, idol worshippers po itong mga taong ito. Get up and call on your God. Maybe He will take notice of us so that we will not perish. Imagine nyo po ito, itong mga taong walang Diyos na ito, naiintindihan nilang may panganib. Sabi dito, tumawag ka sa Diyos mo para hindi tayo mapahamak sa kapahamakang ito. Pero si Jonah tulog, buti na lang may gumising sa kanya. Then the sailor said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." Imagine mo, hindi pa umaamin. Kaya pakisabi sa katabi, matuto kang umamin. Hindi nila alam kung ano yung gagawin. So sabi niya, nag-cast lots sila, nagpalabunutan sila. Doon sa, anong dahilan ng mga bagay nito? Maganda siguro sa pamilya to, no? Nagpapalabunutan. Kasi minsan, hintayin pa natin may dilubyo, may bagyo, may panganib, bago natin gawin ang mga bagay na yan, realization. Kasi hindi tayo, sabi niyan, "And cast lots, and they cast lots, and the lot fell on Jonah." Sabi mo sa katabi mo, huli ka. Walang aksidente sa Lord. Walang aksidente sa Lord. Huli ka. Sabi mo sa katabi mo, mahuhuli ka rin. I am speaking at your spirit right now. Alisin natin yung resistant spirit. Yung hindi ikaw yan. Yung mga resistant spirit, hindi ako yan. O yung naman mga may condemnation spirit, pinatatamaan na naman ako. Yan, yung mga condemnation spirit yan, pinatatamaan na naman ako. Just remove that spirit right now. And allow God to touch you. Allow God to purify your spirit and get ready to be used by God. You are the best. God loves you so much. Kaya, wag nating pabayaan na ganito ang mangyari. Sabi niya, and the lot fell to Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you come from? And what is your country? From what people are you?" Totoo ba na kapag malayo ko sa Lord, ang daming tanong? Nasubukan ko to eh. Napasama po ako doon sa nagiinuman, pero hindi ako umiinom. Imagine mo, sumama na nga ako, hindi ako nagiinom, ang dami pang tanong.
Di ba bawal to sa inyo? Natanong ka na ng kasama mo. O kayo, naku, tago tayo. Baka pag may nakita sa atin, delikado tayo. That spirit. So, ganun din, kay Jonah, ang daming tanong. Naranasan nyo nang tinatanong ka about your faith? Tinatanong ko about your relationship to God? Marami magtatanong sa'yo niyan. Especially, kaya nga minsan yung mga nag-run away na hindi na nagpo-post ng mga church thing. Hindi nag-church ng mga verses. Hindi nagpo-post ng mga cell group. Diyan mo makikita yan, mga kasama. Malayo na talaga. Pero pwedeng bumalik kahit malayo. Ang ayaw ko lang, yung para kayong ini-interrogate ng mga taong hindi kilala ang Diyos. Yung parang dinidegrade ka. Na hindi mo alam kung paano didepensa ng sarili mo. Na hindi mo na alam kung ano ang tama sa mali. I don't want you to feel that way. Because I love you. Do not compromise. Pursue your calling. Love the Lord more than anything else. Tinatanong si Jonah. Tinatanong si Jonah. Sunod-sunod yung tanong. Buti na lang umamin. Buti na lang umamin. At ang sabi niya sa verse 9, he answered, I am a Hebrew and worship the Lord. Look at the capital letter there. It signifies the powerful God, the Creator. God the Creator, the God of heavens, and who made the sea and the dry land. Alam nyo, darating talaga yung time kung sino ka lalabas eh. Kung ano yung nasa loob mo. Lalabas kung sino ka. Kahit na nasa pangit na sitwasyon, nasa pangit na kondisyon, lumabas kung sino talaga si Jonah. Umamin siya, ako, ay Hebreo. Ako ay sumasamba sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. At gumawa ng lahat ng bagay. Kasi siya ay propeta, tagapagsalita patungkol sa Diyos. You know, minsan sa pressure ng buhay natin, darating talaga ang time, magsasalita ka. At minsan, ang nakakalungkot, kapag kayo doon sa grupo, mismo magkakasama kayo, minsan pinag-uusapan nyo pa yung salita ng Diyos. Minsan pinag-uusapan ninyo yung patungkol sa cell, minsan patungkol sa church, pero isa lang ang sigurado ako, palayo yun sa iyong calling. But you need to go back to your calling. Then, this terrified them, and they asked, what have you done? What have you done? They knew he was running away from the Lord. Naintindihan nila, nakita nila na itong si Jonah, tumatakas sa Panginoon because he had already told them so. The sea was getting rougher, so they asked him, what should we do to you to make the sea calm down? Kung sino ang problema, siya din ang solusyon. Tira mo yung katabi mo. May problema ba sa bahay? Baka hindi mo nakikitang ikaw yun. Kasi hindi ka pa tumata yung solusyon. Ask wisdom from the Lord and speak God's word. Speak who you are. With boldness and confidence that God is really amazing God. Kahit na anong dami ng kasalanan ko, patatawarin niya ako because I was purchased by the blood of Jesus. I have been set free. So kaya mga kasama, we need to speak sa mga bagay na gusto ng paggawa sa atin ng Panginoon. So they ask, what should we do to you to make the sea calm down? Verse 12, pick up me and throw me into the sea. He replied, and it will become calm. The power of words. If you go back to God, the power of words. The thing that you said, with God's presence, with God's power, if your spirit is aligned with the Spirit of God, whatever you said, it happens.
in your life and in your family and even in your situation. Sabi ni Jonah, damputin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat at ang dagat kakalma. He is not God. Jonah is not God who can control everything, but I tell you, if you align yourself with God and there is a power of your word, when you said in His name, it is done. Kaya po pagka-deceive ka, ang naiisip mo lagi, negatibo. Kapag deceive ka, ang nararamdaman mo palagi, negatibo. Laging papalayo sa Diyos. But if you align yourself to God, you need to confess, you need to repent, and you will become a solution. So the power of the word na binanggit ni Jonah, sabi niya, the sea will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Instead, the men did their best to row back to land, but they could not, for the sea grew even wilder than before. Ayaw itapon si Jonah. It is because godly person siya. Alam niyo mga tao, sa kapaligiran mo, kahit na anong sama ng pakikisama mo sa kanila before, they recognize you as God's representative. Kaya huwag mong pakinggan ang demonyo na wala ka ng impluensya, wala ka ng integridad. Hindi ganun yun. Kapag tinawag ka ng Diyos, iniligtas ka ng Diyos, binuhusan ka ng dugo ng Kristo sa iyong pagkatao, ikaw ay bago na nilalang. So do not think the old way. So itong propeta na to, sabi niya, ayaw siyang itapon kasi nga, man of God siya, but they could not. Instead, the man did their best to throw back to the land, but they could not. For the sea grew even wilder than before. Then they cried out to the Lord. Notice that. They cried out to the Lord. He is the creator of everything. He is the God who created everything. The most powerful God. The people around Jonah recognizes the Lord. Kaya mga kasama, yung mga lugar na pinuntahan mo na dati na-identify ka na anak ng Diyos pero hindi mo pinakita yung iyong pagiging anak ng Diyos, huwag kang matakot sa kanilang balikan sila. Ang kailangan lang natin, repentance. Kailangan lang natin sumunod sa Panginoon. And then sabi niya, they recognize the Lord. Please Lord, do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man. Imagine mo, dati, takbuhin. Umiiwas sa Diyos. Ngayon, tikita niyo ang tingin nila sa kanya, innocent man. Because sa Diyos, walang aksidente. Nakikita niyo yung ganda nitong mga bagay na ito na gusto kong makuha ng bawat isa sa atin. Innocent man. Dati, salbahe ka, ito yung ginawa mo. Kaya kami nagkakaganito, gawa mo. Pero ngayon, nung makilala na nila ang Diyos, you are innocent. He is innocent. Sabi niya, huwag sana maging hatol sa sabi. For you, Lord, have done as you please. Mga kasama, hindi mo kinakailangan maging perfect. Ang kailangan mo lang maging honest. Are you ready to go back to your calling? Remember your calling. Do not cancel your calling. Because there is a cause when you cancel your calling. And always, there is a consequences of your calling. If you run away from God. In Hebrew chapter 4, verse 7. Or rather, James chapter 4, verse 7. I like this verse. Human beings has always the tendency to run away from God. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. The only thing that we need to do in life is to obey the Lord. Because if you submitted to God, you
will obey Him. Susundin mo ang Panginoon pag submitted ka sa Kanya. And if you are submitted to God, you can resist the devil. If you run away to God, you submit yourself to devil and you resist God. Pakisabi sa katabi, baliktad na mundo ngayon. Kapag tumatakbo ka sa calling mo. You submit yourself to the devil, then you resist God's calling in your life. Yan po yung James 4:7. If we learn that verse for us this day, do not run away. Submit to God. When God said, "Yes, Lord." Tapos na ito, Lord. Basta sinabi mo, tapos na ito. Walang piro-piro. Walang ngunit-ngunit. Basta sinabi mo, Lord, mangyayari yan. Remember the 12 spies? In the book of Exodus, yung 12 espiya. Alam nyo, meron doong 2 na distinct. Joshua and Caleb have different spirit. Yung 10, sabi ng 10, malalaki yung mga tao doon, mga higante. Maganda nga ang lupa, masagana nga, pero mga higante ang tao doon. At tipaklong lang tayo sa kanila. Pag sinugod natin yung patay tayo doon. Yun ang sabi ng 10. Pero si Joshua and Caleb, because of the word of the Lord, they submitted to God. Ang sabi, sinabi na ng Lord dyan eh. Puntahan na lang natin, kunin na natin kasi sinabi ni Lord. Mga kasama, when God said, it must be done. It is done. It must be accomplished. Pag-isipan mo kung paano tatapusin. Huwag mong pag-isipan kung paano tatakbuhan. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Bigyan natin ng the best clap si Lord. Mga kasama, I just want to remind you, do not take it reversely. Huwag mo pong i-reverse yan. Huwag yung submit yourself then to Satan, resist God, and He is not with you. If you resist Him, He will not go with you. Naandun lang siya. Nalulungkot siya kasi hindi na devil ang nire-resist mo. We have the power to resist. And we have the power to accept. But this day, I pray to God, Lord, I want to pursue my calling. I resist the devil. I submit to God and I resist the devil. I will follow you, Lord. So that is our prayer this very day before God. Do not run away. Accomplish God's calling and submit to God. Resist the devil and he will flee from you. So para po maiwasan natin yung casualties, maiwasan natin yung troubles, yung fear, yung danger, just go back to your calling. Lahat ng resources nasa iyo para maglibil ng glory ni Lord. Hindi lahat yan ay excuse para layuan mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Mga kasama, lagi mong tatandaan, ang salita at damdamin ng tao, ang isipan ng tao, nagbabago yan. Pero ang calling ng Lord, hindi. So kung gusto natin magkasama-sama tayo, balik lang tayo sa calling natin. Pwedeng magdahilan, pagod kasi. Pwedeng magdahilan, busy kasi. Pero ano ang dahilan ng mga bagay nito? Baka yung iyong career, baka yung iyong relationship, baka yung personal things, but not your calling. So, it is a reminder to each and every one of us na sana wala tayong pandemic ng run away. The more na nagkakaroon ng mga ganitong karamdaman, ganitong panganib, the more na ginagawa natin yung calling natin sa Lord.
So let's go back to Him right now. Pwede po bang tumayo tayo? Magkaroon tayo ng repentant heart na, Lord, I'm so sorry. Ang dami kong kayabangan sa buhay ko. Sinunod ko yung sarili ko. Sinunod ko yung gusto ko. Sinunod ko yung naiisip ko na tama. Hindi ako nagpasubmit sa'yo. Lord, I'm so sorry. I'm so sorry. I want to go back. Kung paano ako nagsimula. Kung paano kita minahal. Paano kita sinunod. Gusto kong balikan lahat yun, Lord. Gusto kong balikan lahat. Hindi po yung trainings, hindi po yung mga nalaman ko na, hindi po yun, Lord. Kundi yung ikaw at ako, Lord, yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi yung mga sacrifices na ginawa na natin, hindi yun. Yung calling. Yung calling. Maaring na-sidetrack tayo, na-misfocus tayo, nag-run away tayo, nag-lockdown na rin tayo, pero hindi natin nagawa kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Lahat sa atin ngayon, parang ano na lang. Imitations na lang. Parang meron, pero wala. May mga ganon tayo sa buhay natin. Pero ang maganda, nung ma-receive natin yung message na ito ni Lord, pwede tayong bumalik. Sino dito yung aamin ka na ako rin pala takbuhin. Tumakbo ko sa pinagagawa ni Lord. Pero Lord, salamat, tinawag mo ko. Amen. Nung may problema ako, grabe yung may sakit, nung hindi paligtas yung mga kasama ko sa bahay, Lord, ang init-init ko. Pero nung ligtas na kami lahat, nung meron na kami ng mga pangangailangan namin, nasusupply niyo yung pangangailangan namin, Lord. Bakit ganun? Gusto kong bumalik sa iyo, Lord. Dati, Lord, wala naman akong motor eh, pero ang init ko sa iyo nung magkamotor ako, Lord. Dati, Lord, nung wala akong trabaho, ang init ko sa iyo, pero lumagatrabaho ko, Lord. Bakit ganun? Tanda natin mabuti, mga kasama. The key word is all about submission. Submit yourself to God. Obey His calling and resist the devil. And he will flee from your life. He will flee from your family. He will flee from your ministry. You will become fruitful. You will become productive. You will accelerate. In His name. Just go back to Him right now. Like Jonah. Si Jonah may pagkakamali siya. Lumayo siya sa Lord. At naniniwala ako na kahit pangit yung pinagdaanan natin, may magandang nakikita ang Lord para sa'yo. Gagamitin ka dyan, marerecognize ka pa rin that you are God's representative. Amen. And it is who you are. Do not deceive right now. Just open up yourself to God. Lord, here I am, Lord, I love you. Gusto kong balikan yung unang pag-ibig ko sa'yo. Just surrender everything to God and let's worship Him. Give him praise, give him honor, give him glory. In your spirit, submit to God. Hindi ka niya huhusgahan. Hindi ka niya huhusgahan. Ano mang daming pagkakamali mo, ano mang daming kapalpakan mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kahit na napakadami mong nagawang kasalanan, sinira mo buhay mo sa tingin mo, nagrebelde ka sa tingin mo, hindi ganyan ang tingin sa'yo ng Diyos. Pwede kang bumalik sa iyong relationship sa Lord right now. Kung dami mo nagawang kapalpakan, nasabing kapalpakan, naisip na kapalpakan, just go back to God right now. Just go back to God. Just raise up your hands in surrender, in submission. Remove any pride. Be humble before the Lord right now. And be open, be honest sa Panginoon na isusuko natin lahat ng mga bagay na ito. At hindi ito ngayon lang. Allow the Holy Spirit to empower you. Alam, the Holy Spirit to saturate you in the Spirit. Be free in your spirit right now. Holy Spirit, refresh us. Holy Spirit, purify our spirit right now, God.
And most especially, Lord God, freed our soul. Freed our mind, Lord God. Freed our wrong feelings, wrong thinking, and even our wrong decisions and choices. Because we follow our own will, O God, but not your will. We ask forgiveness. We come before you in humility, Lord God. I'm so sorry. I'm so sorry. Patawarin mo po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba kami sa iyo. Salamat po ng marami. Kami po ay nanunumbalik sa pagkatawag mo sa amin, sa original na disenyo mo sa amin. Salamat po, Panginoon. We praise you, God. We honor you. We glorify you. In Jesus' name, amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord. Yung merong agala ka sa ating puso, come on. May bumalik ka doon sa iyong posisyon. Bumalik ka sa disenyo ng Diyos. You are on His mind. You are on His heart. You are a child of God. Salamat po ulit, Pastor, for the word. At alam ko, marami sa atin ngayon ang na-encourage. And I just want to share yung napulot ko ngayong araw na ito. So alam mo ba na sa in God's calling, dapat pala i-embrace natin. Huwag natin takbuhan. Diba? So dumating man tayo sa point na tumakbo tayo, it's not too late to go back sa Lord. Amen. Alam mo yung akin, na-remind ako before na I've been there, na umalis ako sa Lord, pero alam nyo, kala ko mahanap ko yung happiness or joy sa labas, pero hindi pala. So, babalik ka talaga sa Lord at gagawa siya ng way para bumalik ka dito. Kasi dito mo mararamdaman yung tunay na pagmamahal. Hindi mo siya mararanasan sa labas. Amen, Angel! Amen. Congratulations! So, hindi na natin to palalampasin pa. Gusto rin natin marinig yung mga naandito sa home. Na gusto rin mag-share ng takeaways nila. So, tawag po tayo ng volunteer. Punta na po tayo dito sa harapan. Palakpakan natin sila! Hello, talagang natutuwa ako na nandito ako ngayon kasi talagang uhaw na uhaw ako. Dahil na-miss ko kayo. Hello? At yung na-take away ko ngayon is katulad nga ni Angel is I've been there. Talagang inisip ko, nag-decide ako na umalis. Pero hindi siya gradual ah. Hindi siya biglaan. Gradually siya na every decision na maliit man or malaki na basta papalayo sa Lord is canceling our calling. Kaya talagang na-remind ako na every decision dapat patungo kay Lord kasi mayroong consequences na mangyayari sa akin, sa family ko, or everything na ginagawa ko dapat patungo kay Lord. Kaya thank you so much. Salamat, Ate Jen. Sabi nga, there's no place like home. Diba? So, isa pa po, tatawag po tayo ng isa. Wow, si Tito Ayan. Na, boss! Tito Boy! Ako po ay talaga sa totoo lang, nanghihina po ako talaga. Dahil kasi nitong nakaraang mga talagang sabi ko sa leader ko, ako'y nanghihina. Pero nung ako ay makatanggap ngayon ng salita ni Pastor, ng Lord, nanumbalik uli ako. Salamat po kay Pastor dahil kasi ano man ang mga aming problema at ang aking pinoproblema sa aking mga cell group, talagang gamidyo pinagdadaanan ako sa aking mga cell group dahil kasi may nagkasakit, may nagkakairan ng problema. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin dahil kasi ikaw ang magbibigay sa akin ng kalakasan kung paano ko sila igagay. Yun po lang at salamat, Pastor, dahil kasi ako nanumbalik. Salamat po, Tatay Ramos. Totoo ngang wala sa edad ang pagkatawag, di ba? So, pag tinawag ka, talaga namang sumunod ka na agad. So, talagang gutom na gutom yung iba, oh. Tumatayo na eh. Yes. Sige nga pa, punta na po tayo dito, Tita Mercy. Ang retain po sa puso ko ay yung, don't run away, to our
to, our calling. Kasi po, ano, dapat lagi po tayo magpasubmit. Kahit po may dumating na problema, kahit po parang ang hirap-hirap pong sundin, ay dapat po talaga tayo, ano, susunod po tayo sa kung anong gustong ipagawa sa atin ng Lord. Kasi po, ano, dati minsan, nung mga a month ago, ako po talaga, ano, parang ayoko na pong mag-cell group. Kasi po noon, nagkaroon po ako ng kaunting emotional problem po. Eh ano, lagi pong thank you po sa Lord at ano po, meron po mga taong mga pinadala siya sa akin. Tinulungan po ako ng Raining Light Family para ma-coop up ko po yung aking na nararamdaman na hirap at problema. Kaya po, bumalik po ako sa Lord at ano, lagi ko pong, sinubmit ko po yung sarili ko na dapat pala kahit anong problema, kahit anong, kasi binigay lang sa akin yun at alam kong, kaya binigay niya sa akin yun, imalalampasan namin. Thank you po sa Lord at nung dumating din po yung problema na yun eh, andito na po ako sa Raining Light. Thankful po ako kasi baka nung dumating yung problemang yun at wala po ako sa Raining Light, siguro po ano, wala na po kaming, masisira po yung pamilya ko. Kaya thank you po. Kaya po lagi pong naritin po sa puso ko na kahit ano pong mangyari, mag-i-stay po kami sa presence ng Lord at huwag lalayo. Thank you po. Thank you po sa leader ko at sa Raining Light po. Salamat po, Tita Mercy. The more po tayo may pinagdadaanan, the more na lumapit tayo sa Panginoon. Ah, meron pang isa. Sige po, Tita Jun. Ayun na nga po. Good morning po sa inyong lahat. Ang totoo po nito siguro, kanina bago kami umalis, talaga ang totoo, napakalakas po ng ulan. 1 minute bago kami umalis, bihis na po kami, tapos napakalakas ng ulan. Sabi ko, Lord, ano ba to? First Sunday celebration. Tapos ang totoo po, medyo may konting problema kami. Sabi ko, Lord, kalahating oras lang po, nakakarating na kami. Ito pala po yung plano ni Lord na maglalabas na ng konti ng kanyang problema. Ngayon, papasalamat din po ako sa kanya na tinanggap niya po yung pagpapatawad niya sa akin. Ang totoo po, talagang nagkaroon kami ng malaking problema. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa lahat ng mga umanyaya sa akin dito at nagawa ko po yung mga bagay na hindi po kayang gawin ng isang tao kung paano humingi ng tawad sa isang napakabigat na problema. Kaya, yung nga po, salamat po sa Raining Light. Salamat po sa asawa ko na tinanggap yung paghingi ko ng tawad sa kanya. Eh, ganun pa man po, medyo may konting slight na lang po. Kung dati po, may problema, natutulog kami na may problema, nagigising kami na may problema, nagtatrabaho kami na may problema, pero ngayon po, may problema po sa maghapon, pagdating po ng gabi, maski konting pa umpisa lang sa pag-ganon-ganon, padantay-dantay, gano'n-ganon, kinaamagahan po, bati na. Kaya, yung pong sa asawa ko, si Mercy po, De Los Santos, salamat sa pag-accept mo sa mga kasalanan ko na at saka, ano po, thank you, Railing Light, thank you po, Lord. Salamat po. Ikaw po ang nagbigay ng lakas ng loob para gawin ko yung mga hakbang na ganito na napakatagal kong panahon na kinimkim. Kinimkim ko dahil sa pangangalaga ko sa pangalan ng pamilya ko. Dahil nahihiya po ako sa ginawa ko. Pero ngayon po, ngayon nga po, malaya na po ako. Thank you, Raining Light. Thank you, Lord. Salamat po. At saka, thank you, Lord. Salamat po kay Angel na sa kanya po nagsimula ang lahat. Kay AJ po at sa kanila mag-anak. Salamat po. Kuya Boy Pagado, yung pong aming napakasipag na leader. Talaga pong
uulit-ulitin ka. Kaya buhay na buhay po. Thank you, Kuya Boy. Thank you po, Pastor, Pastora. Salamat po. Thank you po. Ayan, thank you, family, for sharing your takeaways with us. At hindi rin naman po papatalo yung mga nasa live streaming ngayon na gusto rin mag-share ng kanilang yes! takeaways. Kaya naman, wag mo nang palampasin to. And we also want to congratulate all the first-timers na kasama natin ngayon. Palakpakan naman natin sila. So, we are so blessed to have you. Just stay connected sa nag-invite sa'yo, sa nag-mention ng pangalan mo. Sure na sure ako na mahal kanya. Kaya kanya naisip. Kaya naman, stay connected. And we want to say na nung tinanggap mo si Lord as your Lord and Savior sa buhay mo, isang malaking step yan para masamahan ka namin. We are here to help you and to guide you. We want to congratulate you for that decision. And to connect with us, please message us sa ating page at para matulungan namin kayo to start up your new life with God. Iba talaga yung yes. pakiramdam kapag nandito ka sa home kasi yes. nakikita mo sila physically. Kaya naman ikaw na nandyan sa live streaming, you're next! And gusto natin sabihin sa kanila, sa mga first timer natin, welcome to the family! So for some announcement for the upcoming events, please take note po, magkakaroon po tayo ng RER sa July 10. At sa ating mga young pro, magkakaroon din po tayo sa July 10 at 8 p.m. So sa darating naman po na Soul 2 for our Lesson 1 sa July 17 po. At hindi na naman po papatalo yung mga couples. Yes! Alam mo ba kakaiba yung team nila, Into the Storm? So gaganapin ito sa July 24, kaya huwag ka na magpahuli sa mga may asawa dyan. So, yung mga single, intay-intay lang po tayo. So, sa mga Whitesiders naman na nandito, pwede ko bang marinig ang sigawan ninyo? Ganon din sa mga ano, marami ako nakikita dito, yes. mga reigning seniors! So, to be announced po, kaya kailangan connect po tayo sa ating leader for some announcement. Yes, at meron pa po tayong mga some announcement pa. Every Wednesday, ang ating quarantine training, 8 p.m. Every Friday naman po, ang ating Saving Lives, Saving Families, 8 p.m. din po. And every Sunday, syempre, ang ating worship celebration. So, yay! Yay! So, on behalf of Pastor Lita and Pastor Ates, thank you for joining us today. So, there you have okay, it, family. See you again next week. Bye. Bless you. And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also, subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.